Sa video na to, share namin kung saan nyo makikita yung mga power outlets, USB ports, yung mga storage spaces na usually na nakikita nyo sa mga sasakyan, diba? And yung mga compartments and so on and so forth. Hi, my name is Don and I'm not a pro driver. So dun muna tayo sa mga power outlets. Yung unang power outlet, makikita nyo dito sa front side, sa ilalim ng console, center console. So ito yun. Ayan. Power outlet. Tapos may takip yan. Yan. Okay? Okay, so yung pangalawang power outlet is makikita nyo dito sa likod, sa third row. Actually, ito yung third row. Sa likod ng third row. Ito. So, ma-access nyo siya pag binuksan yung tailgate. Yan siya. So, may ganun din. May takip din. So, yan. Para sa USB ports, andito naman siya. Yung first set is nandito sa ilalim ng compartment. Okay? So, tanggalin lang muna natin to. Actually, dito, accessible na siya. Tanggalin ko lang to para makita ng camera. So, dito guys, makikita nyo, dalawang USB ports. Yung isa is just for power. And then, ito naman is a data port. Kung gusto nyo gamitin yung Android Auto or Apple CarPlay, ito yung port na kailangan nyong pagsaksakan ng cable nyo. And in addition, doon sa Android Auto or Apple CarPlay, pwede mong gamitin yung mga USB, yung parang mga USB flash drives lang with media para pwede mong ma-view dito sa infotainment system. Nandito tayo sa second row, so meron tayong single USB port dito. Yan. Teka, para makita natin. Oh, di ba, Taroy? Ito, isang single USB port for charging dito lang sa likod. Speaking of charging, meron tayong wireless charger sa harap. Okay? So, ito. Dito siya. So, may grooves. Hindi naman grooves, pero parang may mga guide siya kung saan may lalagay yung phone. Yan na yan. Alright? And then, dito sa infotainment system, yung tunog na yon, makikita mo yon, ito, nag-charge siya. Yan. Alright? Okay, guys. So, punta naman tayo sa storage ng sasakyan or mga actually shelves ng sasakyan. So, nandito tayo kanina sa wireless charger niya. Meron din siya dito parang, you know, parang shelf of some sort. So that's one, kung ano yung gusto mong ilagay, wallet, you know, keys ng bahay or something. Meron din siya dito for yung sunglasses mo. Oh, di ba? Angas. Alright? Yeah. And then, syempre, yung most used yata is ito. Merong phone holder, right? And then, pag in-slide in mo yan, meron kang cup holders, and then may parang card tray or something. And then, yun, ito na yung storage mo. And, by the way, itong storage na to, guys, pala, if you can see, I have to take it. Ito, meron siyang aircon dito. So, you can adjust yung vent just by twisting ito. So, umbaga, chiller siya, in a sense. Okay? Alright, so, okay na yung center console natin, taas-baba. And then, dito naman tayo sa glove box. So, hilahin mo lang itong toggle na to. And then, kusa na siyang bababa. And then, may konting clip dito, which is nice, no? Anyway, for papers. And then, each door pala will have a pwedeng cup holder. So, merong cup holder dito. And another shelf for stuff. Ang ginagawa lang namin dito is payong. Para pag umuulan, may payong na kami. And then, meron din pala dito sa ilalim ng tailgate switch. Parang coin compartment. Alright, so dito naman sa second row, sa likod ng front row, merong mga pockets dito. So, magkabila yan. Ito and dito. Alright? And then, dito sa likod ng center console natin, merong parang pocket din dito. So, since nandito yung USB charger, on nga natin, USB charger, pwede mo na ilagay yung phone mo dito habang nag-charge siya. Alright? Another storage thing, I don't know if you would still consider it storage, cup holders. Dalawa yun. And, again, ito yung ginagawa namin. Sa second row, meron din ganito. So, ito lang yung payong for yung second row people. Alright, so yung sa third row naman, makikita nyo na this whole thing is storage. Pero kapag naka-fold up to para sa passengers, makikita nyo na merong cup holders on each side at saka pocket din dito. Alright? Alright, still sa third row, merong cover dito. And then kapag actually, board lang siya. And this reveals, lagay ko muna dyan ha. And this reveals yung luggage cover or yung luggage curtain. Yan. So, ito yung luggage curtain. Pwede mo i-install to. Ika-abit nyo siya. So, ganito siya. Di ba? Parang, ano siya? Springy. Tapos, lalagay nyo siya on both ends. And then, pwede nyo siyang hilahin ng ganun. And then, ka-abit nyo siya dito.
Alright? So, storage siya nito, and ito yung mga tools na pinrovide ng Chery, and may additional compartment ka pa dito kung may mga iba ka pang tools na gusto ilagay. Alright, so kaka-install ko lang nung curtain. So, it works like this, oh. Yeah. Oops. Yeah. And the cool thing dito is, kapag ginamit mo yung curtain, talagang storage siya. It's good for storing food in some way kung mag-travel ka ng mga, I don't know, mga 2 hours, di ba? Ganyan. Kasi may aircon dito. The cool thing dyan is, kapag nilagay mo yung, nalalamigan yung pagkain. So dito, sa ilalim niya, nandito yung spare tire mo. Okay? The way you access it is nandito. So may cap dito. And then, so pinry out ko lang siya. Yan. And then dito, meron siyang nut. So from here, dito sa parang toolbox mo, meron siya nito, and then ito. What you would do is, pasok mo lang to. Kasi malalim eh, hindi mo abot yun eh. So ito, and then ito. Yan siya. And then, counterclockwise or kung ano man yung luluwag dyan. Bababa ito, yung nasa ilalim niya. Ito, somewhere here. Yan. Basta ito na yung spare tire mo. Okay, it's nice na Chery provided these tools para kasama na siya sa storage space mo. O nga pala, to get access to this, kailangan tanggalin mo to. And then, para ma-access yung tools. And then, ito kasi, ito parang extension niya, nasa ilalim nito. Alright? Kung interested pa kayong malaman yung iba't ibang features ng Tiggo 8 Pro, click yung playlist na to. Thank you so much. Hanggang sa ulitin, kita-kits.